Ayun guys, so magandang hapon o gabi sa saan ka man naroroon, no? Luzon, Visayas, Mindanao or maging sa ibang bansa, no? So ngayon po pag-uusapan natin, kahapon parts tayo ng respondent, ng suspect. Pero ngayon, parts sa parts naman tayo ng complainant. So gusto mong ipakulong, idinimanda mo pero hindi mo nakulong. Bakit? Anong kadahilanan? Iyan ang sasagutin natin. So ngayon, kapag nagdemanda tayo guys o kayo, so dapat malinaw kung ano talaga ang gusto nyo. For example, ipakulong nyo or pagbayarin nyo or both, makulong at magbayad. So normally ganyan ang purpose ng mga nagdidemanda or para madala lang, di ba? Pero tika lang, pakulong-kulong ba talaga ang pagdidemanda? So itong mga katanungan na yan sasagutin natin sa video ito. So una, kung ikaw ay complainant, ano ba ang purpose mo para magdemanda? So kung ang purpose mo ate, kuya, ay ipakulong yung isang tao, dapat ang complaint mo ay kakulong-kulong or meron talagang tinatawag na mabigat or hindi siya papasok sa probation. Kasi kung maliit lang na kasalanan yan, absolutely hindi yan makukulong. Maniwala ka sa akin. Although, sinasabi ng abogado, sinasabi ng pulis, mayroon niyang pagkakulong. O, di ba? Take note, mayroong pagkakulong. Pero sa dulo nun, pero ang sentensya niyan ay pasok sa probation. As well, pag pumasok sa probation, kahit napatunayan na ang isang tao, ay maaaring ma-approve yung probation at maaaring makalabas pa rin. O sinong talo ngayon? Ang purpose mo makulong, di ba? Nakulong ba? Hindi. Okay, kasi nga unang-una ang complaint ay magaan lang at hindi siya kakulong-kulong. Pasok siya. Although may kapagkakulong, sinasabi lang may pagkakulong pero papasok siya sa probation. Ngayon guys, bibigyan ko kayo ng tips kung sino-sinong mga tao ang maiging idemanda kapag walang pagkakulong. O edi sino pa? Yung mga taong naghahabol na kapag nadungisan yung pangalan niya ay 200% na malaki ang mawawala sa kanya. For example, ang trabaho ng isang tao ay sabihin natin seaman. No, di ba? Kapag seaman ka, so kailangan mo nagre-renew ka taon-taon or every sakay mo ng clearances. Eh kung nagkasala ka ng maliit lang, so hahabulin mo talaga yung pangalan mo. Magbabayad ka kahit gaano kalaki, kahit 100,000 man yan, babayaran mo kasi kapag natuloy yung demanda, madudungisan yung pangalan mo, hindi ka makasasakay. O, diba? And vice versa, sino naman yung mga taong walang kwentang idemanda, lalong-lalo na kapag maliit yung krimen? Ay, siyempre yung mga taong walang kwenta. Sino yon? Yung taong walang trabaho. Tambay. Ano ba bang papala mo sa tambay kahit idemanda mo yan? Lalong-lalo na kung maliit yung kasalanan. Bukod sa gumastos ka na, napagod ka pa, hindi ka magkakaroon. Ah, diba? Kasi, for example, yung tambay, nagkasala siya ng physical injury. Ano lang ba ang parusang physical injury? So isang buwan pagkakulong. Kung ikaw ngayon ay nagko-complain,
nagpa-photocopy ka na, to do report ka na, bala ka. Tapos nagpa-file ka sa court kung ano-ano ginastos mo, o lalo-lalo kung medyo social ka, kumuha ka pa ng private abogado. At in the end, wala lang. Di ba? Wala lang. Napagod ka lang. So anong sense ng demanda mo? Kung sa negosyo ay lugi, lugi negosyo. Di ba? Samantala kung yung isang taong may value ang dinimanda mo, bukod sa nagkapera ka na, 100% mananalo ka. Kasi maaaring mag-ariglo yun. Ay posible din, malaki talaga ang posibilidad na mag-ariglo yun. So, meron nga po tayong isang, nakalimutan ko na yung pangalan, no? Yung isang subscriber natin. Sir, bakit ganun? Gusto kong makulong yung isang tao. Pero ang sabi ng abogado, hindi ra daw po siya makukulong kahit mapatunayan na nagkasala. Bakit? Kasi po daw pasok sa probation. Iyan po ang sabi ko ate, ang slight physical injury kasi ay pasok talaga yan sa probation. In the first place, kahit mapatunayan niya na nagkasala, kung ang gusto niyo makulong niyan, gusto niyo lang yon. Iba ho ang sinasabi ng batas. Di ba? So, yun po ang pagkakaiba. Baka mamaya iniisip lang natin, ipakulong ko yan, makulong ka habang buhay. Iniisip mo lang pala yun. Yung interpretation ng batas, interpretation ng law, hindi mo masyado naintindihan. In the end, kumastos ka lang, napagod ka lang, tapos na-prostrate ka pa sa kalalabasan. Kasi nga, ang gusto mo makulong. Pero ang lumabas, tinawaran ka pa ng kinokomplain mo, be. Although, andyan na tayo, nagka-record yung pangalan niya, nagkaroon siya ng maliit na kaso at napatunayan na final sentence. Pero in the end, yung gusto mo hindi natusunod. Kasi nga, pasok siya sa probation. Or, hindi siya kakulong-kulong yung suspect. O, diba? Ganon po ang cycle ng maliliit lang mang na kaso. So, kaya ang tips ko lang, pag-isipan niyo muna kung kayo ang magrereklamo. Mananala ko ba o kahit manalo ka, ano ba mapapala mo? Magkakaroon ka ba? Hindi ka ba matatalo sa ganitong senaryo? Ano ba ang laro? So, wag na natin pairalin yung galit. So, magtanong tayo kung hindi natin kabisado. Magtanong tayo sa inyong mga kakilala o nakakaintindi ng batas, nakakaintindi ng mas maganda kung abogado. Siyempre, paalala lang, walang libreng abogado, unless na lang na siguro kamag-anak mo yan. Okay? So, yan muna po ang ating video sa ngayon. So, maraming salamat sa pagsuporta nyo at ini-invite ko kayo siyempre mag-subscribe at i-share ang ating channel, no? Maraming salamat po at muling nagsasabi, no? Ako nga pala si Pulisya ko, ay isa po tayong criminologist. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. Yung isa, andito sa YouTube at your service. Thank you for watching. See you again my next video.